Nanganib na mawala sa Itbulaga ang mga OG o original host nito na sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon. Ang buong kwento, alamin natin! Itinuturing na longest noontime variety show sa bansa ang Kapuso program na Itbulaga. July 30, 1979, nang una itong umere sa mga telebisyon sa buong bansa. At mula noon, ay naging bahagi na ito ng tanghalian ng bawat Pilipino. Marami nang natapos sa programa, ngunit nanatiling matatag ang Itbulaga. Hindi naman maikakaila na dahil sa mga host na ito, kaya naman hanggang ngayon ay buhay pa rin ang Itbulaga at patuloy na tinatangkilik ng masa. At tatlo nga sa original nitong host na hanggang ngayon ay bahagi pa rin ng programa ay walang iba kundi sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon na kilala rin bilang TVJ Trio. Kung matatandaan, 30 years old pa lamang noon si Tito, 25 years old naman si Vic, habang 32 years old si Joey nang magsimula ang Itbulaga. Kasabay nga ng pagtanda ng programa sa ere ay ang pag-edad rin ni na Tito, Vic at Joey. Kaya naman, hindi maiiwasan ng marami na malungkot sa balitang mamamaalam na si na Tito Vic at Joey sa programa na sila ang nagsisilbing haligi. Ang balita ay unang ibinunyag ng showbiz columnist na si Christy Fermin sa March 2 episode ng kanyang programang Christy Ferm Unit. Ayon kay Christy, may internal problem daw na nangyari sa show na nagsimula bago pa man ang pandemya. Anin ni Christy, mayroon pong internal na problema na naganap sa programang ito. Alam mo, mayroong isang source na kakwentuhan ko kanina na hindi nanunog at hindi nanguoriente. Bago pa pala nagpandemya, issue na yan eh. Issue na talaga yan. May gustong tanggalin talaga na nagmamando doon sa kabuuan ng programa. Pinili naman ni Christy na hindi na pangalanan ang mga taong kanyang tinutukoy. Ngunit aniya, isang source raw ang nagkwento sa kanya na naguugat ang problema dahil gusto raw ng isa sa mga executive ng programa na tanggalin ng isa pang executive. Pagsisiwalat pa ni Christy, ang executive na ito ay mahal daw ng marami. At kung tatanggalin ito sa programa, lahat daw ng existing host kabilang na nga sina Tito, Vic at Joey ay aalis sa show at sasama raw rito. Ani ni Christy, hindi po kami magbabanggit ng mga pangalan. Pero meron po talaga at hindi naman kasi isang tao lang po ang nagpapatakbo o nagmamando ng Itbulaga. Ito po ay isang korporasyon, marami po sila dito sa Tape Incorporated. Maraming namuhunan, marami ring magkasosyo. Pero ang balita, meron isa na mahal natin. Isang executive na gustong tanggalin si Pain sa pamamahala ng programa, eh pinakamahal pa naman siya ng lahat. Yun pong mga host, existing host ng programang ito, kapag tinanggal yung pinag-iinitan na executive at namumuhunan, sasama silang lahat sa tao na yun. Samantala, ayon sa artikulo ng isang online news site, ang nasabing executive ay walang iba kundi si dating Congressman Romy Halosjos na nagbabalak raw na kunin ng Itbulaga mula kina Tito, Vic at Joey. Nais din daw na bawiin ni Halosjos ang control sa Television and Production Exponents o TAPE na siyang nagpo-produce ng Itbulaga mula sa kanyang co-founder na si Tony Taviera. Maliban dito, plano rin daw ni Romy na kunin ng TV host na si Willie Revillame bilang host ng Itbulaga kapag nakuha na niya ang buong control sa production ng programa. Samantala, isiniwalat din ng isang source na kung mapapasa kamay ni Halosjos ang management ng Itbulaga, plano ni na Tony, Tito, Vic at Joey na maglunsad ng bagong noontime show na pinamakdang Dabarcats para itapat sa Itbulaga. Ang Dabarcats ay i-host naman daw ng ilan sa mga longest serving host ng Itbulaga na sina Wally Bayola, Jose Manalo, Alan Kay at Maine Mendoza. Samantala, hindi pa naglalabas ng pahayag sina Tito, Vic at Joey hingil sa isyong ito. Ikaw, anong masasabi mo rito? Payag ka bang mawala sa Itbulaga ang TVJ at mga kasalukuyang host nito?